Parang ang papalupag loob, sabi ko, peace offering. Galing sa mga tropa na taga-OFW din sila, taga-ibang bansa, nagpadala sila ng regalo. Diba? Kaya kung okay lang sa'yo, okay, nakagaw na yun. Guys, pa-relaxin muna natin. Wow, ano, masyadong ano eh. Masyadong mainip. Oh. Kiniklaim niya yung URCC belt niya. Ano? Ba't wala kang magawa? Kaya legit! Okay lang, lang. Bubuksan ko lang ano. Kunin mo ho! Tangina mo! Kunin mo ho! Tangina mo! Kunin mo ho! Tangina mo! Napikon sa ketchup eh! Napikon sa ketchup! Chill lang guys! Hindi natin kailangan ano, na maging baliw-baliw mo dito. Oy! Oh. Maging baliw-baliw mo dito. Oy! Oh. Gago! Dalawang oh. Bet! Tama, ha? Hindi yung bara-bara. Nakuha na ni Boss Bullet yung ano. Puta. Chill. Magkabitano nga niya. Ito. Oh, what? Ito. Oh, what? Gago. Oh, what? Boss Bullet, ang bumanggag iba. Brunette na. Di basta magpapatalo sa mga hamon o sa duelo. Kung matira matibay, sasabay hanggang sa dulo. Sa larangan ng palakasan, di basta maiisahan. Sa mga humamon at humarang ay kanyang pinapalagan. Sanay sa gera o digmaan, like hinasa na berdugo. Sumagupa sa salupa kahit pa mga dorobo. Batang kankalo ito at may dugo ng mandirigma. Sumalungat o magtangka ang bumangga dito giba. Boss Bullet. So ayan mga boss, magandang umaga sa inyo lahat din sa Pilipinas at syempre magandang umaga pa rin naman yung sa Kuwait at higit sa lahat sa pinakamamahal na OFW around the world. Ayan, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat mga boss. So ito mga boss, syempre kakatapos lang natin magkape, hindi ko na naunan kasi paggising ko kanina, maaga ako nakatulog eh. Kaya paggising na paggising ko, mga boss, wala pa ako sa mood mag-vlog. So nagkape na ako. Syempre tubig muna, lagi natin ginagawa yan. Sa mga nagtatanong, search nyo na lang kung bakit ako umiinom ng tubig kada umaga bago maglagay ng kahit anong sasigmura ko. Subukan nyo yan, I've been doing it for many, many years. Talagang napakaganda sa katawan, no? Right after you wake up, umiinom ako 2-3 baso malalaki, ha? Medyo mahirap lang sometimes sa mga sumubo. Pakiramdam nila, busog na busog sila or nabubloated sila. Hayaan nyo lang kasi napakaganda yan sa inyong katawan, mga boss, no? Ito mga boss, isa-isahin natin yung mga detalye sa mga kaganapang kahapon kasi napakarami kong na-receive na message, napakarami nagtatanong sa mga comments, syempre. Pero syempre, bago ang lahat, maraming salamat sa inyong lahat na dumalo, nag-google ng oras, mga boss, para masaksihan ang kaganapan na pinangako ni Boss Bullet ang bumanggagiba sa inyo na si Boss Bullet ang lindol na yayanig sa URCC Global. At ginawa natin yan mga boss. Pero syempre ito mga boss, sa mga nagtatanong bakit hindi masyadong gumalaw si Boss Bullet ang bumanggagiba, ito po ang dahilan mga boss, no? Kasi press con yan. Napaka-importante na ma-focus ang mga tao syempre dun sa mga informasyon na ibibigay ng URCC Global. Kasi alam kong marami sa inyo may mga katanungan kung kailan talaga ang nalalapit na laban. Pero at the end of the day, we have to make an entry. Diba? Kailangan meron kayong mga pag-uusapan. Kailangan yung excitement, yung exciting na mga kaganapan na lagi nyo nakikita kay Boss Bullet ang bumanggagiba. Eh, hindi mawawala yan. Pero we have to consider the fact na nandun tayo sa, syempre, class na venue, no? Ina-avoid natin na magkaroon ng sobrang damage. Although hindi natin maiiwasan mga boss, especially ang bugso ng damdamin ng mga tao na dumalo, no? At yung adrenaline na naramdaman nila nung sumiklab na yung kaguluhan. So tayo mga boss, alam naman natin syempre, even sa side ni Sugar Ray Stroso, weapon yung ating mga kamay at yung ating mga paa. Kaya bago pa lang kung mapapanood nyo mga boss, kung mababalikan nyo yung mga videos ko previously bago yung press con, yung mga gustong sumuporta, gustong mga saksi, pinapunta natin sa venue, pinakiusap ko yung Chief Alvin Aguilar na makapasok sila na hindi lang sa labas.
hindi lang mga vloggers, influencers ang makakapasok, even yung mga fans, no? So, pinakiusap natin yan at pinibigyan tayo ni Chief Alvin Aguilar at syempre, ng venue. So, nire-respeto natin yung venue na syempre, pangangalagaan natin na huwag magkaroon ng kahit anong damage o kung magkagulo man na hindi maiiwasan, eh, maiiwasan man lang yung magkasakitan ng sobra, syempre. At the end of the day, we're making this hype para matuloy yung laban. Not to the point na merong may injury, merong worst come to worst na talagang mahasaktan ng gusto. And at yun ang magiging reason kung bakit hindi matutuloy yung laban. Eh, ayaw natin yan, syempre. At mga boss, maraming salamat sa lahat ng dumalo, syempre. Higit sa lahat sa mga mandirigma natin yan. At inuulit ko po, hindi ko kasalanan. Hindi ko po kasalanan kung maraming pumunta na sumusuporta sa team mandirigma. At kukunti lang ang pumunta sa Team Dungis, ha? Itong Team Chicheria. Eh, hindi po kasalanan ni Boss Bulit ang bumanggagi ba? Yan. Ang mga nagpunta roon na mga sumuporta sa Team Mandirigma ay nanggaling pa po sa iba't ibang lugar. Kaya sobra-sobra yung pasasalamat ko. Pero bago po yan, nanawagan ako sa video ko bago ang maganap ang press con na huwag makisali. Huwag makisali yung mga expectators, yung mga vloggers, mag-video lang sila, manood lang sila, saksihan lang nila yung mga kaganapan. Hayaan nila sa mga taong involved. Yung kung magkaroon man ng or sumiklab man yung kaguluhan para maiwasan yung sobrang sakitan. Pero syempre at the end of the day hindi natin masisisi yung mga taong nai-track. Pero syempre at the end of the day hindi natin masisisi yung iba na hindi nila makontrol yung kanilang damdamin yung nakita nagkakasakitan na. At syempre na may nasasaktan sa Team Mandirigma, di ba? Inuulit ko mga boss, hindi sa amin nagsimula ang kaguluhan. Hindi sa amin nagsimula ang kaguluhan. Nag-trigger yan nung hinagisan ako ng tao. Eto kasi alam ko na yung gagawin nito eh. Si Mr. Sisiu mga boss eh. Nakita ko na. I see it coming. Pero syempre kung makikita nyo yung box mga boss, sobrang liit. No? At napakatagal nung box na nakistock dun. Di ko alam kung paano tumagal dun. Kung di naawa nga tulong sa tao. Hindi na siya naawa rin sa tao mga boss. Ang tagal nakistock ng tao dun sa loob ng box. Imaginin mo eh. O sige, palagay na natin binayaran mo yung tao na yun. No? Or nakasuporta sa inyo. Pero sana naman, inisip mo naman na kung ikaw yung nasa loob ng box na yun, ano mararamdaman mo? Tapos syempre, nasa gitna tayo ng crowd, mga boss eh. Eh alam ng lahat, napakarami mandirigma doon po tayo. Natural. Diba? Eh, hinayaan ko yung gusto mong gawin. Hinayaan ko yan. Kasi, ano yan eh? Stunt nyo yan eh. Diba? Part ng stunt nyo yan. So syempre, ayoko naman maging killjoy. So hinayaan ko yan. Although yung ginawa mo na yan, eh, madungis talaga yan. Alam na lang mga tao na ginawa mo na yan before eh. Ha? Hindi ka ba nag-iisip ng bago man lang? Baka nakakalimutan mo, nasa URCC ka. Ito naman si Kiko Matos, si Shiny. Talagang ito, mga boss, talagang, yan, nakita nyo ha, legit mga boss ha. Legit na legit yan, na wala siyang pakialam sa mga kasama niya. O hinayaan na naman niya na gawin to ni Mr. Sisiu. Kahit alam niya magmumukanta ka. Ewan ko ba sa inyo, Team Dungis? Talagang pinatunayan nyo lang na sobrang dungis nyo, no? Talagang madungis yung mga galawan nyo. So, eto nga mga boss, inagi siya sa akin yung tao. Ako mga boss, wala sa isip ko, nasaktan yung tao. Kung mapapansin nyo, sinalo ko. Mula sa pagsalo hanggang sa paglapag, inalalayan ko yung tao. At kinuberan ko pa, dahil alam ko magkakagulo na, mga boss, no? Alam ko magkakagulo na. Kaya pagsalo ko sa kanya, kaya tagal ko nakatayo, kinuberan ko pa kasi baka may susuntok or sisipa eh. Siyempre, hindi ko naman na makukontrol lahat yun, mga boss, di ba? Kaya pagtayo ko, nagkakagulo na sila sa gitna. So sa mga nagtatanong bakit hindi ako nakipagsuntukan, hindi ako nanakit, hindi ako nakisuntok, hindi ako nakasipa, hindi na kailangan mga boss. Ah, dahil kaming dalawa ni Stroso ang dapat magharap at Team 3B3 syempre. Pero ayoko namang umabot sa point, yun nga ang iniiwasan ko sa lahat. Eh yung ma-involve even yung mga fans. No, kasi hindi natin na hindi ko na saklaw eh. Hindi ko na sila makokontrol. No, pag nakita nila nasasaktan, siyempre, for example, si Boss Bullet nasasaktan, nagugulpi, pinagtutulungan. Sinabi ko naman sa kanila eh, kung ako lang, kami-kami lang ang magkakaharapan, hayaan na lang nila kami, huwag na sila makisali. Pero siyempre, kung mapagtutulungan, eh hindi ko sila makokontrol, pwedeng utusan na, huwag makialam kung nakakita sila na ginugulpi na yung idol nila, siyempre, di ba mga boss? So eto nga mga boss, nagkagulo, nakita nyo, pagtayo ko dun sa pagsalukuron sa taong hinagi sa akin ni Mr. Sisiu, na itong si Tolongues, no? Mga boss, nagkakagulo na kasi split seconds lang talaga pwedeng maraming mangyari. Ang nasa isip ko, hindi manakit or makigulo. Ang nasa isip ko, i-avoid na merong magkakasakitan ng todo, no? Kasi kung magkakasakitan man dun, kami ni Sugar Ray Stroso,
Kung mapapansin nyo, nakita ko nagkakagulo sila, dami ng tao, lumundag ako. Kasi nakita ko si Sugar eh, nakita ko si Sugar. No, nandun, hindi naman siya nakialam. So, hinarap ko si Sugar. Tinatansya ko kung makikigulo ba siya, makikisulto. So, nung gumitna si Chief Alvin Aguilar, iniwanan ko na siya. No? So, hindi na rin siya nakagulo. Pagtalikod ko, hindi na siya sumuntok. No? Okay na yun, okay na yun. So, yun nga, pinuntahan ko na kagad. Nakita ko doon, sa ilalim. Nasa ilalim si Mr. CCU. Pansinin nyo, mga boss, kung paano akong umawat, kung paano akong humila. Habang nakayuko ako, yung kamay ko nasa loob, para makikita ko man sa ilalim kung may susuntok si Sipa, kahit paano, maa-avoid ko pa. No? Mahaharang ko pa. Although hindi ko ma-control kasi sobrang daming tao. So kung pansinin nyo mga boss kung bakit may pasa si Paring Map, kung bakit mayroon siyang konting galos. Kasi ang hila ko sa kanya, hinila ko sa katawan. Pero syempre, nakagrab siya eh. No? Parang ang target ni Map, hindi siya sumusuntok ah. Mga boss, hindi siya sumusuntok. Panoorin nyo yung video, hindi siya sumusuntok. Ang target niya, is submission. Yung tinuro ko sa kanya na moves, no? Gusto niyang gawin kay Mr. Sisi. Buti hindi lumusot talaga yung ulo niya kasi talagang choke yun. And at the same time, maraming ang nakikisipa, nakikisuntok, no? So pansinin nyo mga boss kung paano kong hinila si Paring Mac. Bakit at bakit? Hinila ko siya sa mukha pa ganun. Bakit ko siya hinila doon? Kasi hinila ko siya doon just in case na merong sumipa or sumuntok sa mukha niya. Kasi katawan okay lang eh. Ina-avoid ko yung sa mukha niya, sa ulo, no? So bakit pa ganun yung hila ko? Bakit pa ganun yung hila ko sa ulo niya, sa mukha? Dito hawak ko eh. Hinila ko siya pa ganun. Para kung may sumipa at sumuntok, kamay ko yung tatamaan. Hindi yung pagmumukha niya. Kasi yun ang iniiwasan ko, yung talagang magkaroon ng damage, di ba? So yun ang iniiwasan ni Boss Bullet ang bumanggagi ba? So sa mga nagtatanong kung bakit di ako nakasuntok, yun nga, dahil nagkakagulo na, kung makikigulo ako, mas lalong sisilakbo ang damdamin ng mga mandirigma doon. Maniwala kayo sa akin. Kung ako nakagulo, sumuntok, or nag-ingay ako, maniwala kayo sa akin. Gulpi sila lahat doon, kuyog sila doon, napakarami namin doon. Kung ako walang yakong tao, ha? Kung ako hindi ko sila iniisip yung kaligtasan nila, at hindi lang sila, yung kaligtasan ng mga nasa paligid, no? Eh magsisigaw ako ron, sasabihin ko sa mga mandirig na, putag, sugod, gulpe, di ba? O makita man lang nila nakikipagsuntukan ako, nakikipaggulpihan ako, susugod yung mga yan. Yun ang dahilan kung bakit hindi na ako nakisali, para maiwasan na magkaroon pa ng mas malalang sakitan. Tapos eto, yung isa, yung kasama nila, yung kulot, no? Etong kulot na to, si, hindi ko alam, tinatawag nila tong ano eh. Supermarket ba doon? Nakita ko to, sinuntok to. No? Hindi ko na inaabot yung susuntok kasi maniwala kayo sa akin. Kung nakita ko yun sa side ko o yung susuntok sa kanya, maitutula ko pa eh. Hindi ko na alam kung saan ang galing yung sumusuntok kasi lahat tinitignan ko, nakapokus nga ako eh. Tinitignan ko nga si Mr. Sisiu dahil ayoko nga rin masyadong masaktan, di ba? So eto na nga mga boss, bigla may sumuntok. Alam ko na gusto niyang gumante eh. Eh nagkakagulo na, buti na lang naispat ako, sumugod pa ako, di ba naman talaga talonges? Oo, sige, matapang ka na. Putang ina, pero hindi sa lahat ng oras ginagamit yung tapang, puta. Sumugod ka ron, gulpi ka ron. Putang ina, buti na lang inaabot ko mga boss, dahil kung hindi, gulpi talaga siya ron. No? Eh buti naman nakinig din, dahil kung makapansin nyo mga boss, paglundag ko, sakto lang, napasugod na sa kanya yung tatlo. No? Kaya naitula ko siya. Kaya sabi ko, sibat na. Kahit alam kong magugulpi siya. So ayan mga boss, kahit panoorin nyo yung mga video, no? Hindi ako nanakit, hindi ako nang gulpe. Dahil gusto ko makita ng mga taong nandun na sa gitna ng kaguluhan na yon, eh, umaawat ako. Para makikita nila, oy, si Boss Bullet, hindi nakikisali, hindi nakigulo, or chill lang tayo, no? Para ma-calm down. Hindi masyado magliyab, yun silakbo ng damdamin nila. So yun, magpapasalamat naman tayo, syempre, ganun man yung nangyari. Part of the game, mga boss, ha? Sinabihan ko naman na talagang maaaring may mangyaring ganyan, no? Pero syempre, at the end of the day, gaya ng sinabi ko, we're doing this to make it exciting, no? Not to the point na may injury at sobrang masasaktan para hindi matuloy yung laban yun. Eh, syempre, ang gusto natin, matuloy yung laban namin, di ba? Pero syempre, part ng mixed martial arts yan, di ba? Especially kung meron tayong laban, eh, ano ba yung inaabangan nyo na lahat? Sa mga nagtatanong, bakit nyo pa ginawa yun? Bakit kailangan nyo pang gumawa ng ganyan? Kung ayaw nyo pala magkasakitan. Mga talonggis talaga kayo, eh. Hindi nyo alam, we have to take risks sometimes, no? We're taking risk also, no? So, kailangan yan para mabigyan ng excitement, kaabang-abang, yung mga taong nag-aabang para sa nalalapit naming laban. So, ito nga mga boss, ulitin ko, itong si Mr. Sisiu, doon nag-trigger yung kaguluhan, hindi sa amin. Hinagis mo yung tao, buti nga, hindi ko sinalunan suntok eh. Diba? Dahil alam ko, walang kinalaman yung tao na yan eh. Sinalo ko para maprotektahan yung tao hanggang sa ilalim para hindi masaktan. Pero after that, hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari, no?
hindi natin na makokontrol na yung mga ganyang bagay. Pero maraming maraming salamat sa lahat ng sumubok, syempre yung mga bouncers dyan, maraming maraming salamat sa pamunuan ng URCC, maraming 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 salamat sa inyo. Although URCC, parang pinakita nyo na naman na meron kayong kinikilingan, ha? Yung entrance nung Team Dungs, Team Chichirya, meron pang mga paganong-ganon, ha? May mga paganong mga pa-acting-acting pa, mga boss. Tapos yung mga music, ha? Yung mga sounds, timing dun sa mga pinagagawa nila. So anyway, alam nyo naman tayo, simpleng galawan, pero talagang galawang pamandirigma. Pero at the end of the day, tayo pa rin ang lindol na yumanig sa URCC Global at sa buong social media, mga boss. So ayan, mga boss, napakaraming video nag-upload, napakaraming nagpunta dyan ng mga vloggers, no? YouTubers mo, YouTubers, maraming 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 salamat sa inyo, kayo mga tunay na mandirigma na sumuporta sa Team Mandirigma. At syempre maraming salamat din sa pagsuporta nyo, even sa kabilang panig. Lagi yung sinasabi yan, mga boss, kami man na magiging magkatunggali, gusto ko suportahan nyo rin sila, isubscribe nyo rin yung YouTube channel nila, mga boss, lahat ng Team Mandirigma. At syempre Badong and the Mama at sa 3B3 nila, isubscribe nyo yan, mga boss, para nagiging update kayo. Lagi yung sinasabi to, para nagiging updated kayo, kasi mas nauuna pa talaga kayo sa akin, eh. So, pagka nakasubscribe kayo sa kanila, merong notification bell, mga boss, pag-upload nila ng video, patungkol na kay Boss Bullet ang Bumanggagi ba, ha? Nakukuha nyo agad at naipapasa nyo agad kay Boss Bullet. So, ayan yung mga supporta natin. Siyempre, let's be sports na lang, mga boss, di ba? Bilang supporta na lang yan, siyempre. Nagbibigay din naman talaga sila ng entertainment sa inyo. Kasi, kung ako lang, gumagawa ng hype, kahit na tayo ang hype king, eh kung wala yung kadungisan nila, mga boss, eh wala tayong mapagtitripan, syempre. Kaya supportahan nyo, mga boss, subscribe nyo sila, Badong and the Mamot, syempre, Kiko Matos, Mr. Mainit, at the entire team nila, isubscribe nyo yan. At syempre, the entire team ng Team Mandirigma, mga boss. So yan, maraming 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 muli sa inyong suporta, mga boss, sa lahat ng dumalo, sa lahat ng nagpunta, sa lahat ng bigay ng suporta, sa lahat ng nagpahatid ng suporta, sa mga hindi nakapunta, nag-message lahat sa akin yan, napakarami, plodded, hindi ko talaga na kayo marireplyan pa sa ngayon lahat, sobrang dami. At sa mga nagtatanong ng mga kaganapan pa, mga boss, abangan nyo yung mga susunod na kabanata sa nalalapit namin laban ni Sugar Ray Stroso, aka Baboy Damo, aka URCC World Heavyweight Fake Champion, mga boss. So ayan, maraming maraming salamat sa inyo muli, Boss Bullet, ang Bumangga, diba? Bullet Maliklik, I salute you all, guys. Representing Philippines, athletes, Quadrogatillo Record. In the history, ladies and gentlemen, Bullet Boxing and MMA.